sa kahit na asal, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay, iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka na." Umuwi nga si Eliseo, nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at ang mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan, ingatan ng inyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kaysa sa iyo'y dumulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinatanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o puon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya'y ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko
oras-oras, sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tinutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balo ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sa salita mo akitin ang puso ko at nobin nang ikaw ay aking sundin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong una'y iniuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon'y sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag na ninyong sabihing, saksi ko ang langit, sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa, sapagkat ito'y tuntungan ng kaniyang mga paa. Huwag din ninyong sabihing, saksi ko ang Jerusalem, sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihing, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy hindi mo mapaputi o mapaitim. Sabihin mo lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming, mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinapaalalahanan po tayo ni Jesus Nazareno na maging totoo sa lahat ng bagay. Maraming pagkakataon po sa ating buhay na hindi tayo makahindi sa ating kapwa dahil na rin sa ating pakikisama at minsan naman masyadong humahantong na sa pambobola o hindi pagsasabi ng totoo para lamang mapansin tayo ng ibang tao at makuha natin ang kanilang atensyon. Kaya nga sinabi sa ating ebanghelyo
sa araw na ito kung ano ang pahayag sa lumang batas na hindi dapat gumawa ang tao ng isang sumpa na hindi naman niya kayang tuparin. Ito ay mas lalo pang pinagtibay at pinalawak ni Jesus Nazareno na nagnanais tayo ay magpakatotoo. Ano po ang ibig sabihin ng pagpapakatotoo? Ibig sabihin po nito, ang ating oo ay dapat ginagamit sa pagsang-ayon sa mabuti. Uulitin ko po, yung ating oo dapat ginagamit natin sa pagsang-ayon sa mabuti. Kaya ibig sabihin nito, kapag gagamitin natin ang hindi, dapat ginagamit natin ito sa pagtanggi sa mali. Ito yung panawagan tungo sa katapatan at katotohanan na ang pagbabalik nito ay hahantong sa kasamaan at kasalanan. Bakit po kailangan nating magpakatotoo? Sapagkat ang Diyos natin ay ang siyang daan, katotohanan at buhay. Ibig sabihin noon, kinalulugod ng Diyos ang gawaing mabuti, tama at totoo. Samantalang kung tayo po ay palagawa ng masama, kadalasan kumahantong ito sa pagkakasala. Kaya nga, ang hindi panig sa Diyos, panig sa kasalanan. Dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa kaniyang mabubuti at magagandang grasya. Kaya nga kung gusto po nating magkamit ng mga grasya at pagpapalang mula sa Diyos, pumanig tayong lagi sa tama, mabuti at totoo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po sana nating tatandaan, ipinakilala ng Diyos na siya ang tanging daan, katotohanan at buhay. Kaya anumang laban sa katotohanan ay laban sa Diyos. Anumang hindi totoo ay hindi panig sa katotohanan. Kaya't magsumika po tayo na piliing magpakatotoo sa araw-araw. Pumanig tayo sa paggawa ng tama at mabuti at iwaksin natin ang anumang gawaing masama na magdudulot sa atin ng kasalanan at kapahamakan. Piliin po natin ang katotohanan. Piliin natin ang Diyos at piliin natin ang maging malaya sa araw-araw ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangangailangan ng ganap na pagbabago ng puso at pag-uugali ang wagas na pagtalikod sa kasalanan. Isama natin sa ating panalangin ngayon ang ating pagnanais na isabuhay ang ating pananampalataya. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga lingkod ng simbahan, naway maipakita nila ang kanilang katapatan at pagsasabuhay ng kanilang banal na mga tungkulin, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat.
Bilang isang komunidad, naway itugma natin ang ating buhay sa pag-ibig at pagiging mahabagin ni Jesus at hindi sa pagpapakita ng tao at pagkukunwari, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Sa ating sariling buhay, tayo naway maging tunay at tapat na laging handang tumalima sa kalooban ng Diyos nang walang pag-aalinlangan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga may sakit at mga bigo, naway makaranas ng pag-ibig at habag ni Jesus mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ang mga namatay, naway tumanggap ng walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa mga sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng kaarawan o ng araw ng kanilang anibersaryo, gayon din ang mga pamilya at kadiboto nating walang makain, naghihirap at naghihikahos sa buhay, naway gabayan at basbasan sila ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging tapat. Ama naming nasa langit, higit mong pagyamanin ang biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo po kaming tuparin ang aming pangako ng buong puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at ada na iyong kaloob upang bumitain ang iyong buhay na inialay. Nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin na kami iadya
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Yahweh, ika'y naririto. Lagi na tumila sa tabi ko. Sa kapahamakan, iligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Puso ko'y nasiyasat, patid mo ang lahat-lahat ang aking mga panundungo at ang aking mga pagtayo. Kamay ko'y lagi mong tangan kahit sa bingit ng kamatayan. Yakap mo ako sa iyong bisig, anuman ko ang iyong pag-ibig. Yahweh, alam mo ika'y narinito. Lagi na sa tabi ko. Sa kapahamakan, iligtas ako sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo.
Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na Hunyo 22 Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais na maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa Hunyo 18, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway, ay magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba pa namin, tinitinuro pa namin, para mo aming buhay at tasan sa Jesus Nazareno. Itas mo kami sa kasalanan, ang puso'ng kinamatayan ay sisag na aming pag-aasal. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minamahal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,